Let's vote! Ay, pasensya na mga daga, hindi ko alam, nandiyan na pala kayo. Kasi hindi pa rin maalis sa isipan ko yung mga nangyari. Alam mo yung mga ganun, nostalgia. Talagang iba yung effect, di ba? Hindi mo talaga maalis sa isip mo, para ka talagang bumalik sa pagkabata at naaalala mo yung mga bagay-bagay nung bata ka dahil sa palabas na to. So gusto niyo na bang malaman kung ano ang reaction ko sa palabas? Wait lang mga daga, hindi to reaction na baka akala niyo professional reaction video, hindi. Re-reactionan ko lang kung ano talaga yung nandoon, kung ano talaga yung napanood ko, okay? Ano pang hinihintay natin? Simulan na natin to. Let's go! Simulan muna natin nung pagpunta ko sa ticketing booth. Siyempre, napansin ko kagad na maraming tao ang nakapila. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik at dumiretso na kagad ako sa unahan. Sumingit na ako, no? Hindi, joke lang. Hindi ako sumingit. Siyempre, pumila ako. At ito, na-document ko yan. Yung pagbili ko ng ticket. Panoorin nyo. Okay. 5:30 oh. Yung sa 8 months na baby, pwede ba sa loob? 8 months. May bayad ba yun? Bali, 6. Oh. Oh, yan na lang. Cinema 4 po kayo. Salamat. Oh, di ba? Dinala ko yung buong pamilya, no? At pagkatapos naming bumili ng ticket, syempre, dumiretso na kami sa bilihan ng popcorn. Eh, sino ba namang ayaw kumain sa loob ng sinihan, ano? Habang nanonood ka, may chinichicha ka. Oh, di ba? Pero eto, daga, may kukwento muna ako sa'yo bago natin simulan yung totoong reaksyon natin. Dahil, daga, sinisigurado kong mapapasabi ka ng grabe ba. Bali, nung nasa bilihan kami ng popcorn, merong magbabarkada, no? Tatlo sila. At yung mga itsura nila, merong isang matanda, isang bata, at isang mas bata. At tingin ko, yung iba is Gen Z. At hindi ko na na-record itong pangyayaring ito. Dahil pinatay ko na yung pang-video ko. Gusto ko mang buksan uli, ayokong mahalata nila. So, ganito ang sabi nila. Tinanong nila ako kung anong panonoodin ko dahil ang haba nung ticket ko eh. Kung makikita nyo dun sa picture ko, mahaba yung ticket ko. Kaya nakatingin sila at sabi nila kung ano daw panonoodin ko. Siyempre sinabi ko, Voltes 5, no? Hindi ko alam yung feeling eh. Pero ito yung sabi nung lalaki. Pero anong panonoodin nyo? Sabi ko, Voltes 5. Eh bigla na lang siyang bumana na, di ba mapapanood mo rin naman yan sa TV? Bakit mo panonoodin sa sinehan? Manood ka na lang nito, Super Mario. Di ba nostalgia din yan? Sabi niya. Nung mga oras na yun, minuto na yun, mga dagano, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Parang ano, parang pag nagsasalita siya, parang close kami. Basta merong something sa kanya, mga dagano, na hindi ko alam kung bakit. Tapos ang sabi ko na lang, kasi gusto kong mapanood. Kasi may napanood akong clip at tingin ko naman na maganda itong palabas na to. Tapos sabi niya, magsasayang ka lang ng pera dyan, pre. Mas maganda panoorin mo Renfield o kaya itong Super Mario. Sigurado hindi ka magsisisi. Kaya napaisip na naman ako. Kasi pag nagsasalita siya, parang close kami. Hindi ko alam kung bakit talaga, promise. Hindi ko alam kung bakit ganun. Talagang pinipilit niya na wag ako manood. Nakabili na nga ako ng ticket eh. Kaya pagkatapos niyang sinabi yon, ako na nagkusa. Umalis na lang ako kasi ayoko makipagtalo. At saka wala na naman akong pake, wala akong pake. Nagulat lang ako nung nag-approach siya ng ganun na parang kaming close. Pero naiinis ako, parang hindi ko naman pwedeng hindi ko rin pwedeng palagan ng salita. Kumbaga ang sabi ko na lang, ganun ba? Pagkatapos nun, lumayo na ako, umalis na lang ako. So umalis na kami. At pagkatapos nun, nagpicture-picture muna kami sa tarpaulin ng Voltes 5. Kasi late na kaming dumating eh. Dumating kami doon 5:20 na. Kasi nga na-late na kami ng punta. Nagantay pa kami ng Grab, ganun. At ang simula ng palabas is 5:30. So meron lang kaming 10 minutes. Konting picture sa labas, tawanan. So, pagkatapos nun, pumasok na kami. Let me explain. My boss gave me this power.
At habang naglalakad ako, syempre pinapansin ko rin yung paligid. Kung puno ba yung sinihan, kung marami ba talagang nanonood. At nagulat ako. Ang akala ko talaga is konti lang nanonood. Hindi, marami. Hindi ko lang na-videoan kasi nga nakababa yung pang video ko kasi private property na yun. So hindi ko binidyoan yung mga tao, pero kitang-kita ko sila kasi nakita ko ang dami. Halos puro matatanda yung nandun. Kasi daga, dito sa palabas na tong Voltes 5, meron kasing tatlong klase ng tao dito eh. Una sa lahat, andyan yung fan. Ako, tayo na ikaw nanonood ngayon. Yung mula nung 80s to 90s na napanood nila tong Voltes 5. Pangalawang klase ng tao na manonood. Ito naman yung mga tao na gusto lang panoorin dahil baka maganda nga, dahil na intriga sila. At yung pangatlo, ito naman yung mga tao na sumasabay lang sa hype. Yung parang may maikwento lang sa kaibigan na, pre, hayop pre, grabe yung ganito ganyan, grabe yung ganito ganon. Ito yung pangatlong tao. Ngayon, sagutin muna natin yung mga tanong ng ibang tao, ano? Ito rin ba yung mapapanood mo sa TV? Ito rin naman yun. Yung napanood ko, yun din naman yun. Ang kaso lang, yung napanood ko, more on bakbakan. Bakbakan talaga. Yung pinanood ko kanina, summary yun. Maraming scene na wala at sa tingin ko, yun yung ipalalabas sa TV. So, anong opinion ko dun? Pangit ba yung ginawa nila o maganda? Ang sagot ko, para sa akin, opinion ko, maganda. Bakit? Kasi pumunta ka sa sinihan. Ang gusto mong makita, ang gusto mong mapanood, syempre yung bakbakan, ano? Yung bakbakan na kaagad. Yung wala nang kuskus balungos. Diretso. Straight to the point, daga. Yun ang gusto mong mapanood kung bakit pupunta ka sa sinigan. At yun yung gusto kong makita. Siguro may mga magsasabi na, ay, pangit kasi putol. Hindi kumpleto. Hindi natin alam yung kwento ni ganito ni ganyan. Hindi natin alam yung kwento ni ganito ni ganon. Eto na nga yung point, daga, ano? Kung panonoorin mo siya sa sinihan, kailangan panoorin mo siya nang alam mo yung totoong kwento. Kasi kung nakikiisyoso ka lang at hindi mo talaga alam yung totoong kwento nun, yung tunay na kwento, yung totoong kwento, yung buong kwento nun, hindi mo maintindihan kung paano pumasok si ganito, kung paano lumabas si ganyan, kung paano naging ganito si ganito. Hindi. Kaya ang gawin mo, manood ka sa TV, di ba? Para mapanood mo ng buo. Pero ako at yung ibang fan, hindi. Ang gusto namin makita, yung diretso, bakbakan, wasakan. Kasi alam na namin yung mga kuskus balungos. Alam na namin yung mga kwento ni ganito, kwento ni ganyan, di ba? Ang gusto kong makita, ang gusto ng ibang taong makita kung paano durugin yung mga kalaban. Oh, grabe. Uy na! Panis! Panis! Ganon, daga, ganon. Hindi ko na kailangan ng iba pang salita yung kesyo. Medyo, kayo, lumaban ka, gumanito ka, gumanyan ka. Diba? Hindi ko na kailangan nun. Para sa akin lang ha. Pero kung magagalit kayo sa opinion ko, opinion ko to. No? Kung gusto nyong gumawa ng sarili nyong opinion, gumawa kayo ng sarili nyong video. Yun lang masasabi ko. Pero para sa akin, yun yung hinahanap ko. At masasabi kong naibigay ng Voltes 5 Legacy. Binigay nila yun sa akin. Meron kang tatlong klaseng mararamdaman dito sa palabas na ito, no? Nandyan yung matatawa ka. Pangalawa, maiiyak ka. Pangatlo, siguradong magwawala ka. O baka sabihin nyo, hinahype ko kayo. O baka sabihin nyo, hindi yan totoo. Baka sabihin mo, hindi totoo sinasabi ni Daga kasi hindi ganito ganyan. Iniigot pa nga. Ano pang masasabi ko tungkol sa videong to? Eto pa daga, no? Siguro maraming tao makakapansin ito. Sa totoo naman, hindi naman talaga ganun pa ka-perpekto. Meron din mga konting flaws. Pero tandaan natin na yung budget nito, hindi pa talaga tinuodo. Meron lang talagang saktong budget para sa palabas na to. Hindi to katulad ng Avengers na sinasabi natin, no? Hindi to katulad ng Captain America. Hindi to katulad ng Iron Man talaga na ginagastos ng bilyong-bilyong dolyares. Tandaan nyo yan, mga daga, no? Maraming bashers yung magsasabi na, hindi ang pangit, hindi naman ang
ganito ganyan. Marami ding fan ang magsasabi ng ay hindi nila na meet yung expectation ko, hindi nila na ano kasi may konting ganito, may konting ganyan. Masisisi ba natin sila? Hindi. Hindi natin sila masisisi. Ang mali kasi, masyado tayong nag-expect ng mataas. Kaya akala natin ganun na talaga. Pero may improvement ba? Daga, sinasabi ko sa iyo, sobrang laki ng improvement. Dapat nga matuwa tayo mga daga, no? Kasi sinusubukan na nila pasukin yung mga ganitong bagay. Sinusubukan nila, binubuksan na nila yung utak nila, binubuksan na nila yung pinto, no? Para sa mga ganitong paggawa ng palabas. Naintindihan mo ako, daga? Hindi na sila katulad lang ng dati yung parang nag-i-stick to the something lang sila. Alam niyo yung Victor Magtanggol, di ba? Ganun. Hindi na eh. Humakbang na tayo ng pangalawang hakbang sa hagdanan, daga. Hindi ka pa ba matutuwa nun? E, ito pang masasabi ko ha. Walang ibang gumawa ng Voltes 5 na live action. Pilipinas lang. Kaya ikaw na nanonood at kung talagang avid fan ka ng Voltes 5, sigurado ako na sulit mo tong panonoorin. Sulit yung ibabayad mo sa sinihan. Sa bawat dagundong, sa bawat tunog, hampas, suntok, grabe yung effect, daga. Sinasabi ko sa iyo, sa tuwing maririnig ko yung Voltes 5 him, daga, naiiyak ako. Hindi ko alam yung feeling, daga, pero nung nandun ako, naiiyak ako, naluluha ako, daga. Hindi ko alam kung bakit. Promise yun, hindi ko alam kung bakit. Ang daming memories nung nandun ako nakaupo, ang daming memories na bumalik sa utak ko, daga. Para akong dinala sa 90s, daga. Yun ang sinasabi ko. Tapos yung mga bashers, sasabihin lang na keso ganito, keso ganun. Hindi nila alam yun. Walang nakakaalam nun. Malalaman nyo lang yan pag nakaupo na kayo sa mismong sinihan, daga, at napanood nyo tong palabas na to. Pag hindi ka naiyak, ibig sabihin hindi mo paramdam. Pero pag naluha ka dun sa loob, daga, sinasabi ko sa'yo. Ay, hindi ko hindi ko ma-explain, daga. Iba yung pakiramdam na binigay sa akin nun. Kaya kung may dapat suportahan, walang iba kundi ito. Kasi gawang Pinoy ito, yun ang mas nakaka-proud. Bibigyan kita na example, daga. Ilayo muna natin konti dito sa Voltes 5. Sa mga nagbubukas ng apparel, ng mga damit, mga kung ano man, na gawang Pinoy, hindi nyo binibili kasi gawang Pinoy. Ang gusto nyo, gawang ibang bansa. Yan ang gusto nyo. Pucha, o nung paglabas ng Avengers, oh, akala mo talaga, alam nila yung buong kwento, nakihype lahat, nanunood. Gawa ng ibang bansa yun. Pero yung gawang Pilipino, ayaw. Ayaw ng Pilipino yung gawang Pilipino. Sa totoo lang ha, kung para sa akin, yung 350 na binayad ko, tingin ko kulang eh. Kulang yung binayad kong 350, daga. Hindi siya pang 350. Sana magbago na tayo, daga, no? Dumating yung araw, dumating yung panahon na hindi ka na magsasabi na made in Japan to, made in US to. Hindi, magsasabi ka na made in Philippines to. Meron ka nang ipagmamalaki na gawang Pinas. Sige kayo hype ng ibang produkto, gawang ganito, gawang ganyan, gawang ganito. Pero yung gawang Pilipino, puta, ibabas nyo pa. Kaya lang ha, hindi ako galit sa inyo mga daga. Hindi ako galit. Naiinis lang ako. Kasi na-realize ko, nandun ako sa sinihan, na-realize ko, oo nga no, bakit nga ba pag gawang Pinoy, hindi nila ma-appreciate? Kasi gawang Pinoy. Pero pag gawang ibang bansa, baliw na baliw sila. Damit, sapatos, chinelas na gawang Pinoy, parang wala lang. Pero yung gawang ibang bansa, halos bumili ka ng tag-iilan. Tag-sasampo, tag-iisan, 100 piraso, 8 piraso. Smaryosip. So, balik tayo sa Voltes 5. Marerecommend ko ba siya sa inyo? Ay putya, daga, pag hindi mo pa alam sagot niyan, kayo na pa ako nagsasalita. Ewan ko na lang sa'yo. Pero ito lang masasabi ko, daga. Yung ibabayad mo, hindi ka magsisisi. Maniwala ka sa akin, kung talagang avid fan ka, pag napanood mo to ngayon sa sinihan, maluluha ka, daga. Hindi mo alam kung bakit. Katulad na nangyari sa akin, hindi ko alam kung bakit. Pati yung asawa ko, no, magkatabi kami. Sabi ko, bakit ganun, para naluluha ko? Siya rin daw. Hindi niya alam kung bakit. Yun yung tanong, daga. Hindi mo alam kung bakit ka naluluha. Kaya isa na lang masasabi ko, daga. Maraming salamat din dun sa nag-leak nung video na napanood ko kahapon, ano. Ang laking tulong nun. Bakit? Kasi ayoko sanang manood, no. Sa totoo lang, ayoko sanang manood kasi nga sayang, yun yung talaga nasa isip ko eh. Pero nung napanood ko yung video na yun, yung pinanood nating reaction kahapon, yung ginawang ko na reaction, putya, daga. Doon pa lang na hype na ako. Sinabi ko sa inyo yung totoong reaction, yung totoong nararamdaman ko doon sa video na yun. Lalo pa kaya dito pag napanood mo ng personal, daga. Suportahan natin tong Voltes 5. Hindi malayong mangyari na mapanood na rin natin yung Mazinger Z. Alam niyo yun, no? Kung naabutan niyo yun, pati yung Daimos. Kasi yung mga yan, yan yung mga palabas na talaga namang aabangan mo kada umaga, kada tanghali, kada gabi. So paano ba yan mga daga? Tingin ko hanggang dito na lang tong video na to. Kitang-kita yung effort. Salamat sa producer at sa lahat ng bumubuo. Maraming salamat. At daga, inuulit ko, panoorin niyo to sa sinihan. Sa sinihan niyo lang mararamdaman ang tunay na bakbakan. Kung nagustuhan mo to, i-like mo. Kung gusto mo pang mapanood to nakasama ako, syempre mag-subscribe ka. Peace!